Our nation is facing this formidable challenge. Hindi natin alam kung kailan makakasurvive. Brad, in every law, in every rule, whether it is a corporate rule or whether it is the law of the land, I do believe, in every law there always been an exemption. As long there is a justification, especially if it is for humanitarian and reason. This battle is not my battle, it is a battle of annihilation. Hindi ko ito laban eh. Laban ho ito ng mamamayang Pilipino eh. Bakit nyo ho pipigilan? Hindi ko ho alam kung hanggang saan ako makakarating. Baka ho pagkatapos ng pandemic, ma-impeach na ho ako. Baka pagkatapos ng pandemic, hindi ko ho alam. Baka wala na ako. Baka pinagtulungan na. Baka sinunog na ho nila ako. Pero wala ho akong pakialam. Hindi ho yun ang pakialam ko. Well, mayabang ho ako. Pero ito ho, tandaan nyo, yung kayabangan ko mag-challenge sa inyo araw-araw. Buti pa kinatok nyo na lang ako dito sa bahay. Sayahin naman nyo na lang ako na suntukan. Nakipagsuntukan pa ako sa inyo eh. Sabi ko nga, a simple act of caring will create a remarkable ripple. Ngayon, kung hindi naman ho ikaw yung tinutukoy ko na politikong sandamakbak ang pinangako at walang tinutupad, eh hindi ka ho dapat mag-react sapagkat it is just a vlog. Kabila ng wala akong pinangalanan at ikaw ay tinatamaan, o punyeta ka, ikaw talaga yun. Ang hirap ho ng walang charger. Sandali lamang po. Wala akong pakialam kung i-report nila. Mga kababayan, pakisave na ho itong video na to at kung ilan daan libong tao yung nanonood dahil ipadidelete na naman ho nila to. Talagang mga hayop yung mga yan. Yung mga tinatamaan na yan, mga hayop talaga yan. So, ito po mga katulong ng kapitbahay ko. Ngayon, hindi ko na ho hinangad malamang kung sino yung kanilang amo. Tatanungin ko lang ho, ano ho problema nyo? Anong gusto nyo po? Tulong po sir, para sa pamilya po namin. Pamilya nyo? Sir. Ikaw, pamilya mo rin. Ay, pamilya mo rin. Oh, hindi ko na ho aalamin kung sino ang inyong amo. Pero para sa akin, support yung amo nyo. Okay? Ito, kailangan malaman kung sino yung inyong amo. Pero po ito, mga katulong daw po ng mga kapitbahay ko, nakapanood lang na nagbibideo ako. Yun ho yung sinasabi ko. Yung challenge ko kahapon, wala naman ho kung binanggit na pangalan. Ang sa akin, kung tinamaan ka, eh walang iya ka. Kung ikaw mabait ka nga, tumutulong ka, hindi para sa'yo yun. Natural vlogger ako eh. Ngayon, kung binanggit ko pangalan mo, idemanda mo ko. Ha? Ganun lang kasimple. Pero kung titirahin mo yung mabababang uri ng tao, o putang ina mo, kung sino ka man, sunugan tayo ng pera, aabuhin kita. Yung pera ko hindi pa naaabo. Di ba? May epidemya tayo. Please, tulong tayo. Avatar! Please, tulong tayo. A man against all odds is from Green Meadow. Dapat proud kayo sa akin. Dapat tulungan nyo ako. Hindi yung kakanain nyo pa ako. Mga hindot kayo! Po tayo, pro mahirap po tayo. Hindi po tayo pro mayaman. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. O gusto nyo ng yabangan, o ayan, inahamon ko kayo ng yabangan. Pero pagdating natin sa taong bayan, my God, for God's sake, bakit nyo naman ako pinahihirapan pa? Samantalang pwede naman hong ipasok yung truck dito kanina. At lapit lang ho, at nang naidiskarga na. Eh di kung naidiskarga na, sana ngayon ho, ipinamimigay na natin sa taong bayan yan. Di ngayon ho, sana para sa tao na yan, ipinamimigay na ho. Pinakikinabangan na ho ng tao yan. Muntik na ho kumabangga, pero okay lang ho. Kahit mabangga yung kotse ko, di bumili ng bago. Ganun lang ho yun eh. Di ba? Maliit na bagay ho yung kotse na yan. Alam nyo ho kung ano yung pinakamalaking bagay ngayon? Yung buhay ng ating mamamayang Pilipino. Yung buhay ng mga Pilipinong nagugutom na hindi malaman kung hanggang kailan matatapos tong ating sakuna. Hindi, mali. Huwag kayo sa akin magpasalamat. Magpasalamat kayo kay Lord, ha? Instrumento lang ako. Binigyan niya po kayo ng kapitbahay na mabuting instrumento. Ayun nga yung sinasabi ko. Alam niyo po, nakaka-overwhelm ng puso, no? Alam niyo, kahit nakalabang ko na yung mga malalaking tao sa lipunan, eh, wala akong pakialam dyan. Tutuloy ko ho yung aking ginagawa hanggat di natatapos tong ating epidemic. Ang ultimate challenge ko nga ho, are you willing to sacrifice, ha? One of your hard asset just to give to our fellow countrymen to help them from their misery and agony. Ulitin ko po, hindi po ako titigil kahit saan makarating. Ha? Kahit ano hong mangyari, hindi ako titigil.
I'm just only awakened the hero inherent to every man and woman out there. Ito yung mga frontliner natin na mga nurse. Okay. Mabuhay yung mga nurses natin. Oh, ayan, ayan. Oh, ang dami. Oh, ha? Oh. Huwag kayong magpakasupot. Ah, yung mga mayayaman dyan sa Bicol. Hindi nila ako makasuhan sa pagtulong ko. Ah, ang lalaking tao ng mga binangga ko. Pero, makakasuhan ako sa social distancing. Lahat ng mga mayayaman dyan, hinahamon ko kayo. Please, help the government so let survive this pandemic. Ha? Our country is facing the most formidable battle the world has ever known. That is the battle against evil. And one thing, uulitin ko, the only one thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. So huwag kayong magpakasupot. Huwag kayong magpakasupot. Pag mayayaman, Luzon, Visayas, Mindanao, magtutulong-tulong. Kahit na-extend pa ng isang taon tong quarantine na to, kaya nating i-survive ito. Kung lahat tayo magtutulong-tulong. Sige, maraming salamat po sa inyo. Tuloy ho ang pagtulong ko. Hindi ho titigil yan. Basta 1 meter lang layo. Kasi nakalive ako. May mga pulis na nanonood. Yun ang iniintay nila. Huhulihin ako. Ha? Oh, 1 meters lang, 1 meters. Okay, 1 meters. Lahat kayo, baka 1 meters lang. Ayan. Ayan. Social distancing kasi baka yan ang gawin nilang violation sa akin eh. Wala na silang may violate. Okay? Basta araw-araw po ng buhay ko, ako po ay tutulong. Ipagpapatuloy ko po yung aking challenge dahil alam ko, mas maraming taong tumutulong, mas maraming taong nagtutulong-tulong, mas madali po tayong makaahon. Magandang gabi po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. Mayor, yayabangan kita ngayon, Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor, nararamdaman kita. Kung ano man yung kaso ko, kung may kaso man ako, haharapin ko ng 2 bayag ko. Ganun po yun. Ito lang ho yung masasabi ko. Kung kasalanan tumulong sa tao, ako ho ay nagkakasala.